Ayan, maganda araw mga ka-project. Sa video ng ito guys, ay talakayin naman po natin ng isang uri ng prutas na kumumpo para sa ating mga pamilihan. At isa rin po ito sa mga sikat na prutas sa Pilipinas. Kahit sa ang pamilihan, meron po ito. Ang prutas ito guys ay napakasustansya din po at medyo sa ngayon medyo may ano, mura-mura na ito ngayon, pero no, napakamahal po nito. Ang pangalan ng prutas ito guys ay ubas or grapes sa English. Wow! Talakayin po natin. Alam ko marami pong mga nakakalam sa prutas na ito kasi common po ito. Pero alam po ba natin kung ano pong meron sa prutas na ito? Tunghayan po mga ka-project ang detalye ng ating prutas na tinatawag na ubas. At dito lang po sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Here we go. Ang ubas or grapes sa Ingles. Ang mga tao ay nagtatanim ng mga ubas sa loob ng libu-libong taon. Kabilang ang ilang sinaunang sibilisasyon na ginagalang ang mga ito para sa kanilang paggamit sa paggawa ng alak. Gumagawa din ng mga ubas ng mabilis at masarap na merienda na maaari mong tangkilikin sa bahay on the go. Maaari mo makita ang mga ito sa iba't ibang kulay, kabilang ang berde, pula, itim, dilaw at rosas. Dumating din ang mga ito sa mga maraming anyo mula sa mga pasas hanggang sa jellies hanggang sa juice. Umiiral din ang mga may binhi at walang binhi. Ang mga ubas ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, pangunahin dahil sa kanilang mataas na nutrient at antioxidant na nilalaman. Ganito ang mga benepisyo mga ka-project sa ating prutas na ubas. Una, ito po ay puno ng sustansya. Gaya na nakikita mo, ang ubas ay mayamang pinagmula ng tanso at vitamina K. Ang tanso ay isang mahalagang mineral na kasangkot sa paggawa ng enerhiya, habang ang vitamina K ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo at malusog na buto. Nagbibigay din ng mga ubas ng iba't ibang maraming vitamina B tulad ng thiamine, riboflavin at B6. Ang parehong thiamine at riboflavin ay kinakailangan para sa paglaki at pagunlad, habang ang B6 ay pangunahing kinakailangan para sa metabolismo ng protena. Another beneficyo mga ka-project, ito rin po ay maaaring makatulong sa pagpababa ng presyon sa dugo. Ang isang tasa or 151 grams na ubas ay naglalaman ng 6% ng DV para sa potasa. Ang mineral na ito ay kinakailangan para sa pagpanatili ng malusog ng mga antas ng presyon sa dugo. Ipinapakita ng mga ebidensya na ang potassium ay nakatulong sa pagbaba ng presyon sa dugo, pangunahin sa pamagitan ng pagtulong at pagpalawak ng iyong mga arterya at ugat. Maaari rin itong makatulong sa pag-alis ng sodium at maiwasan ang pagpapaliit ng mga arterya at ugat na kung hindi man ay nagpapataas ng presyon sa dugo. Another beneficio mga ka-project, ito po ay maaari makatulong na mabawasan ang kolesterol. Dahil ang mga compound na matagpuan sa ubas ay maaaring makatulong na maprotektahan laban sa mataas na antas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagpababa at pagsipsip ng kolesterol. Another beneficio mga ka-project, ito po ay mataas antioxidant. Ang mga antioxidant ay mga compound na tumutulong sa pag-aayos ng pinsala sa iyong mga cell na dulot ng mga libreng radicals o free radicals. Ang ilang uri ng ubas ay naglalaman ng mga mataas na nilalaman ng anthocyanin, isang klase ng mga flavonoids na nagbibigay sa mga prutas na ito na maging orange, pula, asul, rosas at mga lilang kulay. Isinasaad ng mga pag-aaral ng mga tao at hayop na ang anthocyanin ay maaari makatulong na maiwasan o gamutin ang sakit sa utak at sa puso. Another beneficio mga ka-project, ito po ay maaari magkaroon ng anti-cancer effect. Ang mga antioxidant ng ubas ay maaaring maprotektahan laban sa ilang uri ng kanser. Ang resveratrol
Isang antioxidant sa prutas na ito ay maaaring makatulong din sa pamagitan sa pagbabawas ng pamamaga, pagkilos bilang antioxidant at pagharang sa paglaki ng pagkalat ng selula ng kanser sa iyong katawan. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring maprotektahan laban sa diabetes at magpawaba ng antas ng asukal sa dugo. Ang mga ubas ang lalaman ng 23 grams ng asukal sa bawat tasa. Maaaring magtaka sa iyo kung ang mga ito ay isang mahusay na pagpilian para sa mga taong may diabetes. Kung titinan mo ang kanilang glycemic index or GI, isang sukatan kung gano'ng kabilis ang isang pagkain at nagpapataas ng iyong asukal sa dugo. Katulad nito, ang kahulugan ng mabang GI ay nagbabago, dipindi sa pinagmulan. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring makinabang sa kalusugan ng mga mata. Dahil ang compound sa ubas ay maaaring nagprotekta laban sa karaniwang sakit sa mata. Halimbawa lamang sa isang pag-aaral, ang pinapakain na ubas ay nagpapakita ng mas kaunting palatandaan ng pinsala sa retina at may mas mahusay na pagandar ng retina kaysa sa mga daga na hindi binigyan ng prutas. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring magpabuti ng memorya natin, mga attention at ang mga mood. Dahil ang pagkain ng ubas ay maaaring mapalakas ang memorya at kalusugan sa utak. Sa isang pag-aaral din sa malusog na young adult ay nagpapakita pa ng pag-inom ng 7.8 ounce ng grape juice ay nagpabuti ng mood at bilis ng memory-related skills 20 minutes pagkatapos pagkonsumo. Another beneficio mga project, ito po ay maaaring suportahan ang kalusugan sa ating buto. Dahil ang ubas ay naglalaman ng maraming minerals na kinakailangan para sa kalusugan sa buto, kabilang na ang potassium, manganese, vitamin B, C, K na nakatulong na maiwasan ang osteoporosis, isang kondisyon na humantong sa marupok na buto. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring maprotektahan laban sa bakterya at fungi. Maraming mga compound ang mga ubas na maaaring maprotektahan laban sa nakapinsalang microorganisms. Halimbawa lamang, ang resveratrol ay may mga antimicrobial na katangian na pumipigil sa paglaki ng bakterya at fungi tulad ng Campylobacter, jejuni at Candida albicans. Maaaring itong maprotektahan laban sa sakit na dala ng pagkain kapag dinagdag sa iba't ibang uri ng pagkain. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring makapagpabagal sa palantandaan ng pagtanda at pagsulong ng mahabang buhay. Dahil ang compound sa halaman ng ubas ay maaaring makapigto sa pagtanda at habang buhay. Pinapakita ng mga paniliksik na maaaring maantala ng resveratrol ang mga palantandaan ng pagtanda sa pamagitan ng paggawa at kapakipakinabang na epekto sa paghigpit ng kalori tulad lamang ng pagbabawas ng oxidative stress, pagpapahusay ng stress resistance at pagpapabuti ng mga anti-inflammatory response. Another beneficio mga project, ito po ay maaaring magpababa ng pamamaga. Habang ang mga mababang antas ng pamamaga ay karaniwang tugon ng katawan, ang talamak ng pamamaga ay kumaganap ng mahalagang papel sa pagbuo ng pangmatagalang kondisyon katulad lamang ng kanser, sakit sa puso, diabetes, arthritis at autoimmune disorder. Another beneficio mga kapajik, ito po ay maaaring makinabang sa kalusugan sa balat at buhok. Ang resveratrol ay maaaring magkaroon ng maraming proteksyon na epekto sa iyong balat at buhok. Sa katunayan, ang tambalang ito ay nakukuha sa katanyagan ng mga produktong kosmetiko dahil sa tumagos ito sa skin barrier at ang pagpataas ng konsentrasyon sa collagen, pati na rin pinaprotektahan laban sa pinsala sa UV mula sa panglantad sa araw. At yun po, alam na natin mga project ang detalye ng ating halaman na prutas na sinasayang ubas. Magkaroon po kayo ng ganito guys at marami pong sustansya na makukuha po natin sa prutas nito. Ito po yun, no? Napakasarap po at sa ibang bansa ay ginagawa po rin itong mga kung itong ginagawang mga wine, grape wine. So marami pong gamit po nito guys at marami pong sustansya na makukuha natin sa prutas na tinatawag na ubas or grapes sa English. Magkaroon po kayo ng ganito guys sa mga pangarawara nyo at sa mga dieta nyo. Sabay nyo po ito at marami pong sustansya na makukuha natin. Ngayon, ano pa? Yung next natin na gawin, kainan na. There we go. Ito na naman ang aking partner sa kainan, ang ating Shira.
Wala soy Dora. Sierra lang ang malakas. Ayan na to, guys. Ayan, o. Galing, o. Galing ito pag may mukbang. Wow! Magkaroon po kayo ng ganito at napakasarap po ito. Gawin na ka. Magkaroon po kayo ng ganito at makaipos na sa mga natin. Ito, kain na na. Seedless. Meron po kasing iba, guys. May mga buto. Ito, walang buto ito. Kaya bilhin nyo pa ng walang buto. Mga seedless na tinatawag na seedless. Parang hindi kayo masyadong mahabala pa kumain. Yan. Okay, hanggang susunod. Magandang araw mga ka-project at may galap shout out mga ka-project. May namimiss ka ba ng mga episodes sa ating Halaman sa Bukuran? May pakinabang na planta serye? Kung ganun, pindutin nyo lang pong ang icon na nasa taas at nanon po lahat ng mga episode ng ating planta serye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaaring pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin po ang bell at isilik lang po ang all para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga videos na ating mga i-upload para sa ating planta serye. Magandang araw mga kapajek at maraming salamat.